Kasama kaibigan, Perf de Castro to at welcome sa bahay ni Pecto. So, dito sa video na to, papakita ko lang sa inyo itong aking isa sa matagal ko ng mga kaibigan. Ito ay gamit ko ng Tri-Axis years, mid-90s. At ito ay gawa ng isang pastor na taga Cagayan Valley, si Baswell. Baswell Guitar. Tapos, na-meet ko siya, kaibigan siya na kaibigan ko si Oni de la Cruz, na meron silang binubuong guitar workshop nung time na yon. Tapos, kinopya niya yung hugis ng aking green na Mytek guitar, yung gamit ko sa River Maya. And then, matapos niyang kopyahin, hindi ko sila narinig, wala akong balita sa kanila for several months. Tapos habang nagre-record ng Wolfgang, si Mendelin album sa 8 Productions, biglang dumating si Oni at saka si Pastor at dala na nila ito. Wala pang hardware nun. So nagpunta kami sa RJ at bumili ako ng hardware. So itong bridge ay Goto na Floyd Rose Tremolo. Goto din na tuning pegs, tuning machines. Tapos dahil nakita ko yung kulay ng kahoy niya, pinili ko yung gold. Tapos yung pickups ay DiMarzio. Ito ay HS2 at saka ito ay Steve Special. Tapos wala siyang coil split. Ito yung three-way selector niya. Hindi siya coil split. So bridge, middle, and neck. Tapos full humbucking pareho. Volume knob na ang ginaya ko si Van Halen, tone ang nakalagay. I miss the volume dahil volume is tone nga ka nga ni Eddie. Tapos yun, tapos barrel jack. Yung barrel jack na to fake pa nga eh. Kinahoy namin sa extension, quarter inch extension cable. Pero nag-work naman. Tapos ngayong medyo maalam na ako sa guitar construction. Kakaiba yung pagkagawa nitong gitarang to dahil makikita nyo sa likod, ang leeg at ang gitna ng katawan ay isang buong kahoy yan. Tapos dinikit lang yung wings para ma-shape. Tapos nag-inlay sila ng ibang kahoy dito. So ang dark wood is ipil. So, Philippine hardwood siya. Tapos yung naka-inlay na kahoy ay nara. Yun din yung naka-inlay sa harap. Yan. Tapos ito yung parang reveal na yan is dahil sa contour dito. Yung isang gitara ko walang contour eh. Ito nilagyan niya. So, even though pareho sila ng size, ang feel nito para siyang mas maliit, para siyang mas slim compared dun sa Mytek na green. Tsaka nung time na yon, ito yung pinakamakapal na neck na nasubukan ko. Pero ngayon hindi. Meron na ako alam na mas makapal na neck kaysa dito. Tapos, dahil sa tigas ng kahoy at saka sa construction niya, nung bagong dating to sa akin, ang strings na ginamit ko ay 11 to 54. Or 12, or basta mabigat. Dahil nung kinabitan namin nung 9 sa katsaka 10s, hindi kaya hilahin ng string yung leeg. Kahit anong luwag namin nung truss rod. Ang truss rod dito ay homemade. Wala pang available na, wala pang nabibiling manufactured truss rods nun. So, a flathead screwdriver yung pinapang ikot dito. So, ang kailangan kabit na strings dito yung mabigat. Kaya nung pinanggigig ko to nun, talagang pampalakas ng kamay. Ayan. So, ginamit ko to nung hindi ko ginamit sa Tri-Axis recording, pero after ng first lumabas yung first album, ito yung main na live guitar na ginamit ko. And then, sa second album ng Tri-Axis, sa Who We Are, marami siyang mga kanta na pinagamitan. Yung Carry On, ginamit ko to doon. Tapos, kasama din siya sa overdubs ng iba pang mga songs. And then, dito sa YouTube, makikita nyo to sa classic video ko na
yung Perfect Castro guitar solo medley na pinerform namin live sa Cultural Center of the Philippines 2010. Ito yung gitarang yun. Okay. So, ngayon nasa pangangalaga siya ng aking matalik na kaibigan at road manager tuwing nandito ako sa Pilipinas, si Alvin. At yeah, tuwing umuwi ako, nagkikita kami. Yan. So, anyway, tingin ko lang interesante ito para sa inyo, para malaman yung history ng gitarang ito. Okay, so anyway, enjoy! Hugis kamay yan eh. Kino, parang initak lang oh. Parang nilagare. Pero yan yung, ito yung kongko. Ito yung signature ko dyan. Parang nod to Ibanez. Na Ibanez na hindi. Tapos ito naman yung, dati galit na galit ako dito eh. Dahil parang manok na nasira yung tuka. Di ba? Ayan. Pero tinuman naman yung difference ng bigat. Uy! Although ngayon, meron ng mas mabigat na gitara dyan. Oh. Ito mukha ng kwan eh. Mukha ng antik na mesa. Tinan mo. Ito, 22 na yan. Oo, 22 na yan. Anong year ito na buo? 95. So vintage. Vintage na. 30 years old. Kung sa Philippine guitar making, vintage na nga, kailan lang ba nagkaroon ng... Oh, di ba? Scoliosis. Oh, bigat niya eh. Pero ang maganda sa kanya, pag naka... pag suot mo siya... Hindi ko pinurchase. Kasap ko namin yan. Sa bahay namin yan. So, hindi naman lang. Pero pag sinuot mo ng ganito, yung mapapalit, hindi siya uncomfortable. Now, before ko makalimutan, maraming salamat sa Set and Stage for providing the venue for this content creation. So for all your live stream, live events, and content creation needs, Set and Stage. Eto, magaling na gitarista din yan, si Tim. Tsaka maganda mga gitara mo. Anyway, ilalagay ko yung links nila sa video description. And yeah, supportahan natin. Thank you. Salamat.